Yon na mga ka-fighters, ang natapos namin. Yon, tapos na pagporma. Ang kulang yan mga ka-fighters is pag-ipit na lang at pagpapatibay natin nito. Kailangan ipitan natin yan at tibayin natin para pagbuhos. Hindi siya bumuka or ma-disalign sa kaniyang hulog. Hello, what's up mga ka-fighters? Magandang araw sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel. Sa video ito mga ka-fighters, magporma kami dito sa concrete partition. Yan yung kapormahan namin. I-share namin sa inyo mga ka-fighters paano natin pormahan yung concrete partition dito. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, aasahan ko yung subscribe. At kalimbangin nyo na rin ang notification bell para update kayo pag may bago akong video i-upload. Ayan na yung ating mga tropa, mga ka-fighters. At let's go! Kibali mga ka-fighters, ito yung area na partition ng ating popormahan. Yan. Kibali, may kabilyada na yan mga ka-fighters. Kibali mga ka-fighters, ang design dito sa mga partition, hindi ginagamitan ng hollow block, kundi solid, concrete, buhos mga ka-fighters. Kaya ito yung pupormahan namin. Kibali, ang kapal sa ating buhos dito na partition is 8 cm. Unang step natin mga ka-fighters, kunin muna natin yung sukat na 8 cm dito sa ating hole. Kibali, yung mangyari dito, flashing tayo dito sa poste mga ka-fighters. Ayan. Kaya tinangsian namin din yan dito dahil ito yung guide sa ating spacer. Bali, ito yung ating steel spacer mga ka-fighters. Bali, 8 cm yan yung sukat niyan para pag lapat dito sa plywood at saka dito tatama siya sa 8 cm. Kaya ito yung nilagyan namin ng tangsi mga ka-fighters. Ito yung ating spacer. Yan, papunta yan doon. Doon naman sa kabilang poste, flashing din tayo doon. Yun ang unang step natin mga ka-fighters. Kailangan i-layout muna natin. At saka itong guhit na to mga ka-fighters, nakahulog na yan mula doon sa taas. Yan, papunta dito, nakahulog yan para ito ang guide natin sa ating tangsi para sa paglagay natin ng spacer. Ganon din yun doon sa kabila mga ka-fighters. Bali mga ka-fighters, ito na yun, oh. Ayan. 8 cm mula sa guhit saka dito sa ating flashing. Yun, oh, mga ka-fighters. Kibali, lagyan natin ng spacer yan. Itali natin dyan sa kabilya natin or sa ating kabilyada para yan pareha yung kapal sa ating buhos. Make sure lang mga ka-fighters na yung ating spacer ay tumama sa ating layout. Yan, yung may guhit dyan sa poste, yun na yung layout natin. Yan mga ka-fighters, nakapaglagay na tayo ng steel spacer dyan. Kibali, ang purpose nito mga ka-fighters, ito yung spacer, ang sukat nito 8 cm, para pag higpit natin sa ating forma, hindi kikipi yung forma natin dito. Dito siya maharangan. Kibali, spacer. Yan. Bali, ang gagamitin naming pamorma dito mga ka-fighters is pinolic board, katulad niya, no. Yan ang ipoporma namin. Yan, okay na yan mga ka-fighters. Pwede na natin popormahan yan. Bali, bago natin pormahan nito mga ka-fighters, kailangan linisan mo natin yung ating tie beam. Yan. Ito yung pinaka-importante mga ka-fighters bago tayo magpurma. Kahit saan anong klaseng pupurmahan natin,
yung mapuporma natin, kailang linisan natin. Katulad niya, no? Tie beam yan dyan, mga kapighters. Pag hindi natin yan lilinisan, katulad nito, madumi. Pag buhos natin, yung buhos natin dito, hindi didikit sa tie beam natin dahil barumi. Kaya kailangan linisan natin yan bago natin pupurmahan. Maganda, buhusan natin ng tubig para tanggal lahat yung dumi. Sago lang na yun. Tayo babol. Sago. Sago. Gaba. Yan, malinis na yan, mga kapighters. Pwede na natin purmahan yan. At bago natin simulan ang ating pagpurma dyan, mga kapighters, or paglagay ng ating pinulit or plywood, kailangang pakuan natin ang concrete nil niyan, yung may guhit na yan, mga kapighters. Yun. Dahil yan, ito ang nagsisilbing stopper. Yan, yung pako na yan, yung pinako natin na concrete nail, yun ang nagsisilbing stopper sa ating plywood para hindi siya pumasok. Yun, mga kapighters, yung gagamitin namin pamorma. Yan. Pinulik board. Hindi na kailangang lagyan ng premium dahil 3/4 yan ang kapal yan. Sok-sok, kaya na buro sana open. Yan. Ito yung mangyayari, mga kapighters. Ito yung stopper dito sa ating pinulit. Tumba. Tumba. Sira isang. Yan. Ito yung pinaka-stopper din dito sa gitna, mga kapighters. Ilalagyan din natin ang stopper dyan na maliit na pinulit para hindi atras, mga kapighters. Yan. Ibali tatlong stopper ating ilagay dyan dito banda sa likod. Ayan. Sa likod banda para hindi na siya atras dito. Lagyan natin ang isa dyan sa pinaka baba. Ipit gaw. Ayan. Pangalawang pinulik. Ilagay natin dyan, mga kapighters. Ito yung pangalawa. Ibali dito. Siroho tayo dito. Dito sa likod, lagyan natin ng lapa para hindi maghiwalay yung pinulit natin. Butang isto nga, liho gaw. Naidahe ko sa. Tibali tatlong lapa ilagay natin, mga kapighters. Yan. Para hindi maghiwalay yung mga pinulik natin. Tama na. Yun, mga kapighters, pangatlong pinulik na ating lagay dyan. Wala doon, hanggang dito na yan. Dito, wala nang purma yan. Ang dito na lang ang pupurmahan natin.
para dito sa top sa ating flooring, dahil opening dito mga fighters sa ating pintuan. Ito yung likod mga kapighters. Hindi na kailangan ito lagyan natin ng frame na kahoy dahil itong ating pinulik ay kapal yan. Kibali ilagay natin dyan GI pipe na lang, pang wheeler natin dyan at yung pang ipit natin. Hindi katulad yan sa ordinaryong plywood na mangangailangan pa tayo ng pang frame na kahoy. Ito hindi na. Lagyan na lang natin dyan ng wheeler na tubo tapos ipitan. Yun. Yun ang mga kapighters yung na tap-tap namin sa isang side lang yan. Bali dito yung hinulugan namin mga kapighters is ano yan dyan, blackout sa ating jam. Dahil hanggang dito lang yung buhos natin kasi opening na yan doon. Yan, opening na yan sa ating pintuan. Hulugan natin yan para tuwid yung pinaka jam na yan natin. Gilid sa ating pintuan. Yun mga kapighters, ito na yung natap-tap natin. Bali, magtap-tap pa tayo dito. Isa, flashing tayo dito. And ito na yung sinasabi kong stopper. Diyan babangga yung forma natin para hindi siya kikipi dito sa loob. Para pareha yung sukat sa ating buhos. Dito rin banda mga kapighters, maglagay din tayo ng blackout dito para sa opening sa ating bintana. Yan, dito tayo maglagay. Bali, yung opening sa ating bintana, 120 cm. Kwadrado yan. Pataas yan, o. Oh. Yun. Ganito lang mga pagporma ng wall mga kapighters na mas madali. Ibali, diretso-diretso lang yung forma natin. Tsaka pagdating sa mga opening, dito na tayo mag-blackout. Sukatin na lang natin kung anong sukat sa ating opening. Sa bintana man or sa pintuan. Yun mga kapighters, ito yung blackout natin sa opening sa ating bintana. Nasimbol namin yung blackout yan. Kibali mga kapighters, ito yung blackout sa ating opening sa pintuan. Ayan. Dito open na yan kasi pintuan yan. Yung halo natin hanggang dito. Pagdating naman dito sa may bintana, ito rin yung ating blackout. Yan. Yung halo natin dito, yung buhos. Yun ang diskarte namin para mas madali yung gawa natin mga kapighters. Yun ang blackout natin sa bintana. Yan, 120 yan. Bago natin takpan dito banda. Bago natin takpan dito, asimbol muna namin yung blackout. Yun. Diskarte namin mga kapighters. Yon mga kapighters, na lagay na natin yung ating blackout. Ayan, sa blackout sa bintana at sa may pintuan. Pwede na natin takpan to. Ayan, pwede na natin tap-tapan to dito sa kabila. Bali, unahin natin pag-install dito yung blackout natin. Ayan, yun ang forma sa ating blackout no, mga kapighters. Ayan, kung anong sukat sa kapal ng ating wall, ganon din yung sukat sa ating blackout dito. Ibali, it's CM yan, yung blackout natin. Ayan, tap-tapan na natin mga kapighters. Yun. Tatakpan na yung ating blackout sa ilalim.
Yan, makapako pa rin tayo dyan. Yan yung ating blackout mga kapaitor. So yun. Makapako na natin. Yung boss mga kapaiters, dito lang yan. Pakunglong. Pagkapuno dito siya. Kailangan ng ano natin dito, masa. Tapos dito, tulang ang buhos natin hanggang sa ilalim yan. Dito mga kapaiters, markahan natin dyan. Lagyan natin ng marker dyan para pag tap-tap natin dito, may guide na tayo. Nakapako tayo dito sa blackout natin. Papunta yan dito. Yung sampligo natin hanggang dito din yan. Yun mga kapaiters, last ball na pinulik, tap-tap namin dito. Tapos na yan. Yan. Yun, salpak na. Yan lang mga kamaster. Yun ang mga kapaiters, ang natapos namin na pagpurma sa concrete wall partition. Yan dito. Ganyan lang magpurma mga kapaiters gamit sa ang ating pinolic board. Ganyan lang, kasimple at kadali. Yun, tapos na. Kulang yan ang pag-ipit na lang mga kapaiters at kapagpatibay dyan. Sana may konti kayong natutunan sa aking videong ito mga kapaiters. Yun lang, kadali magpurma ng concrete wall gamit yung ating pinolic board. Okay mga kapaiters, yan tapos na. Susunod na naman namin to pag-ipit at pagpatibay dyan. I-share ko naman sa inyo yan paano namin iipit yan pagpatibay ng ating purma sa ating wall. At thank you for watching. Salamat sa inyong lahat, sa inyong suporta. God bless. Bye-bye.